At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Ano ba kasi ang sinabi mo, anak? Bakit galit na naman sa'yo si Ma'am Sofia? Parang hindi na kayo nasanay sa kanya. Wala namang araw na hindi yan nagagalit pagkaharap ako eh. Anak, hindi ka pa rin ba nasasanay sa ugali niya hanggang ngayon? Mabait naman si Mami. May mabait ho bang matapobre? Matapobre? Si Ma'am Sofia? Matapobre? Oho, inang. Sinabi ko nang naaalis na tayo dito eh. Kung ano-ano nang tinatanong. Kesyo wala raw tayong bahay. Kesyo saan tayo titira? Na, akala mo kung umalis tayo sa bahay na ito, hindi na tayo mabubuhay. Hindi naman matapobre si Ma'am Sofia, anak eh. Tama lang naman ang sinabi niya sa'yo. Saan nga ba tayo titira kung aalis tayo dito? Pero inang, hindi naman ang problema yun eh. Kaya nga po ako maghaharap ng trabaho para magkapera tayo. At mayroon tayong pagkukunan ng ibabayad natin sa renta ng bahay. Anak, wala ka pang trabaho. At wala ka ring ipon. Saan tayo kukuha ng pambayad ng rental ng bahay? Ng pagkain pa natin? At iba pang pangangailangan natin? Tulad ng tubig, kuryente. Ang lagay ba niyan eh? Habang buhay na kayong magpapaalila kay Ma'am Sofia? Eh, anak, ang totoo niyan eh, napamahal na rin ako kay Ma'am Sofia. Hindi ko siya basta-basta maiiwan. Dahil nga halos dito na ako tumanda. Eh, anak, hindi ko pa ba naikukwento sa'yo na bata pa yang si Ma'am Sofia eh, naririto na ako sa bahay nila. Kaya nga yaya ang tawag niya sa akin eh, dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Eh, mabait na bata si Ma'am Sofia, anak. Hmm? Sa inyo siguro, mabait siya. Pero sa akin, laging galit. Na ewan ko kung anong kinagagalit niya. Agang umalis si Masumi. Kung hindi, hindi na naman ako makakalabas ng bahay. Kung bakit kasi hindi maiwan-iwan ni inang bahay na yun. Sabagay, mabait naman si Masumi kay inang. Pero pagdating sa akin, napakasungi. Ipapakita ko kay Masumi na kaya kong buhay ng sarili ko at ni inang. Mag-solo ka. Huwag kang mandamay. Isa rin masungit to. Hoy Karen, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nasa tamang lugar ako? Tignan mo ngang mabuti sa pedestrian ako naglalakad, no? Asya nga naman, iha. Iho, pasensya ka na. Hindi pa masyadong kabisado ng anak ko ang pasikot-sikot dito dahil nag-aaral pa lamang siyang magmaneho. Papa naman, talaga namang aang-aang ang lalaking yan eh. Iha, ikaw ang wala sa lugar. Oh, iho, sige na, ipagpatuloy mo lang paglalakad mo. Salamat po. Ay, naku. Sige na anak, papalapit na ang traffic police dito. Baka makilala ko, nakakahiya naman. Tayo pa ang lumabag sa batas traffic ko. Sige na. Paandahin mo na.
ganda-ganda naman ng babaeng nakaengkwentro ko kanina. Kaya lang masungit. Katulad ni Ma'am Sungit. Porke nakakaluwag sa buhay. Akala mo pagkaari na ang lahat. Ay. Nathan! Nathan! Oh, Mabel! Ikaw pala! Oh, ano pang ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. At ikaw, ano rin ang ginagawa mo dito? Eh, mainit kasi sa loob. Hindi ako makatulog. Parehas lang pala tayo eh. Anong plano mo ngayon? Anong plano? Kung ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-aaral mo o hihinto ka na? Eh, hindi ko nga alam eh. Plano ko na sanang umalis dito. Ano? Bakit naman? Anong bakit naman? Hindi mo ba napapansin si Ma'am? Wala naman akong napapansin sa kanya eh. Bakit? Ano bang napapansin mo sa kanya? Bago ka pa lang kasi, kaya hindi mo pa alam. Pero pag nagtagal ka dito, makikita mo ang kanyang kasungitan. Si Ma'am Sofia? Masungit? Oo. Gabing-gabi na. Naririto pa rin kayong dalawa? Anong ginagaw niyo dito sa ganitong oras, ha? Eh, nagpapahangin lamang po kami. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Mabel, sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Maaga pa tayong aalis bukas. Opo, ma'am. Sige, Nathan. Mauuna na ako sa'yo. Jonathan, maiwan ka. May pag-uusapan tayo. Ano pong pag-uusapan natin, ma'am? Ngayong tapos ka na ng high school, anong kurso ang gusto mong kunin? Eh, ma'am, hindi ho ba nabanggit ko na sa inyo na maghahanap na lamang po ako ng trabaho? At anong ang trabaho ang mahahanap mo? Eh, high school graduate ka lang. Kahit ano pong trabaho, basta marangal. Hindi ka ba kinakausap ng edad mo tungkol sa pagpasok mo sa kolehiyo? Nabanggit po niya sa akin na papag-aralin po ako ng kolehiyo. Eh, ako lang ang ayaw dahil gusto ko na nga pong may sarili akong kita at hindi ako laging umaasa kay inang. Okay. Trabaho rin lang pa naghanap mo. Eh, ako na magbibigay ng trabaho sa'yo. Kayo ang magbibigay ng trabaho sa akin? Oo. Kahit high school graduate lang ako? Oo. Bibigyan kita ng trabaho. Kung saan ay makakapag-aral ka pa rin. Dahil mahirap ang walang natapos. At ano pong trabaho? Tulad pa rin ng dati. Magdidilig-dilig ka pa rin ng halaman tuwing umaga. At gagawin kitang driver ko. Ako? Driver, ma'am? Eh, pero hindi ako marunong magmaneho. Alam ko! Alam niyo naman pala eh. Bakit niyo ako gagawin driver? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang sabi ko, baka po madisgrasya pa tayo kung magmamaneho. Patuturan kitang magmaneho. Sasahuran kita. At ang sahod mo ang siyang pangmatrikula mo. Eh, mas mabuti na siguro kung hindi na ako mag-aaral at magtatrabaho. Mag-aaral ka! Pero ma'am, mawawalang silbirin lang ang pag-aaral ko sa kolehiyo kung hindi ako makakapagtapos. Kaya nga, gagawin kitang personal driver ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka talo sa sasahurin mo. Dahil kung anong halagan ang tinatanggap ng mga matatagal ng driver ko, ay siya ring sasahurin mo sa akin. Siguruhin mo lang na ibabayad mo lagi sa matrikula mo ang tatanggapin mong sahod sa akin. Tayong dalawa lang ba ang kakain? May ang kuya mo, tulog na ba? Malamang, tulog pa rin. Bakit? Napuyat ba at hanggang ngayon tulog pa rin? Madaling araw na yata siyang umuwi. Na naman. Nagising kasi ako sa ingay ng sasakyan niya.
Pagtingin ko sa wall clock ko eh, alas 3:30 na ng madaling araw. Anak ko, makikita ng lalaking ito. Natututo na yatang magbarkada ang kapatid mo eh. Eh, bakit hindi siyang tanungin nyo? Mamaya sabihin pa akong chismosa. Eh, ano bang nalalaman mo tungkol sa kuya mo, ha? Papa, ano yan? Imbestigasyon? Papa, para sabihin ko sa inyo, wala kayo sa presinto. Naririto kayo sa bahay, no? Gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa ng kuya mo. Umagang umaga eh. Agad ang pinag-uusapan ninyo. Aali ka na, hiho. Kumain ka na habang mainit pa itong pagkain. Ano bang ulam? Ito naman ang ulam. Longganisa. Hindi na ba kayo nagsasawa? Ha? Papa? Bay, hindi ko pa kasi nabibigyan ng pamalinggi si Aling Ising. Abi, bigyan nyo na pa. Ikakatiin ang bunga nga ako sa longganisa na to eh. Longganisa na kahapon? Longganisa na naman ngayon? Hoy, kuya. Pasalamat ka nga at may ulam ka pa. Dami-dami kaya dyan ni pambili ng bigas ay wala. Tapos ikaw, nagreklamo ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ano? Bibigyan ka na raw ng sahod sa pagdidilig mo? Oho, inang. Gagawin pa niya kung driver niya at ang sahod kung siyang babayad ko sa matrikula ko. Mabuti yan, anak. Huwag mo nang tanggihan. Eh, tungkol sa bagay na yun, inang. Parang hindi pa rin ako makakapag-desisyon. Ano? Pero magandang oportunidad dyan, anak. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganyang pagkakataon. Kung ibang tao lang siguro ang nag-alok sa akin ng ganyan, hindi na ako magdadalawang isip. Kaso... Kaso ano? Kaso si Mama Sungit ang nag-alok eh. Kaya pag-iisipan ko pa ng maraming beses kung dapat o hindi dapat natanggapin ko ang kanyang alok. Anak, pagkakataon mo na ito. Bukod sa makakapag-aral ka sa kuleyo, ay makakaipon ka pa. Dahil libre ka ng tirahan at pagkain. Wala ka pang bisyo. Kaya kung ang gagastusin mo lamang ay ang pangmatrikula mo at pamasahe mo, ay makakaipon ka. Iho, ikaw mismo ang makapagpapatunay na mahirap ang walang pinag-aralan. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang buhay natin. Kung natapos ko lamang ang pag-aaral ko, ay wala ako sa bahay na ito. At sana, ako ang nagpapaaral sa iyo. Mabuti na lamang at nagboluntaryo si Ma'am Sofia na papag-aralin ka. Nagboluntaryo ngang papag-aralin ako. Pero katakot-takot naman na pagsusungit ang ginagawa sa akin. Iho, pagpasensyahan mo na si Ma'am. Ang importante ay nakapagtapos ka ng elementary at high school. At ngayon naman, ay gusto ka na niyang mag-aral sa kuleyo. Tama na yan. Baka kung saan na naman mapunta yung pagtatalo ninyong dalawa eh. Huwag na kayong maglala at bibigyan ko na ng pabalingki niya si Aling Gising. O tinga ka pala, Brando. Bakit ka umaga na kung dumating dito sa bahay? Saan ka na naman magumala, ha? Papa, pwede ba? Hindi na gumata. Magulang mo ako. Obligasyon ko. Sinasabi ko na nga, may makating dila
na nakatira sa bahay nito eh. Makaalis na nga. Oh, Brando! Brando, kinakausap pa kita! Brando! Oh, kita niyo na? Wala pa nga akong sinasabi sa inyo. Ipinagbintangan na akong nagchichismis sa inyo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Papa naman, magtatanong-tanong kayo sa akin tapos hindi naman kayo naniniwala. Bay, sino-sino nga ba ang kaibigan ng kuya mo? Yung mga dati pa rin ba? Hindi na. Hindi ko na nga sila kilala eh. Basta ko na lamang sila nakita sa bahay nung isang araw. Pero ang isa sa kanila eh, pusyan ng duga ka mo. Eh, papa naman eh. Akong pagagalitan ni kuya niyan eh. Uwe, huwag kang mag-alala. Hindi ka madadawit dito dahil ako mismo ang magpapasubaybay sa sinasabi mong pusyan na kumakaibigan ngayon sa kuya mo. Talagang huwag niyong banggitin ang pangalan ko, papa. Dahil magagalit sa akin si kuya. Pala, ang iindorso ng partido para tumakbo sa pagkagobernador. Mabuti naman at nakikita nila ang mga ginagawa ko. Epektibo ang ginagawa kong pagbubukas ng maraming proyekto. Hindi lang ang mga tao ang nakukuha ko ang tiwala, kundi maging ang mga kapwa ko kongresista. Kaya lang, parang hindi ko pa gayang kampanan ang pagiging gobernadora. Marami pa ko dapat isaalang-alang para makuha ko talaga ang tiwala ng mga tao. At bagamat ako ang ini-endorso ng karamihan, ay mga magilan-gilan na hindi nag-endorso sa akin. Hindi bali. Ang importante, nakuha ko na ang tiwala ng taong bayan. At sila ang... Hindi! Hindi! Ano kaya ang mangyayari kay Sofia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.